Kamusta po mga kabayan? This is the Filipino version of this video. Please check the comment section for the link to the English version. Pag-usapan po natin ang mga pagbabago sa One Health Pass. Number 1 na katanungan, kailan ba dapat magrehistro sa One Health Pass? Marami pa rin po ang nahihirapan sundan ang sinasabi ng One Health Pass website. May 48 hours, tapos mag-check ulit by 24 hours, tapos may gagawin ulit around 4 hours to 1 hour bago ang biyahe. So number 1 na reklamo ng mga pasahero, ang hirap tandaan at gawin ang proseso na ito. Kaya sa video po na ito, ang focus natin ay kung paano ang pinakamadaling paraan ng pagre-rehistro at paano sagutan ang bagong One Health Pass base sa pinakabagong resolusyon ng IATF 168. Pero bago po tayo magpatuloy, salamat po na marami sa mga walang sawang tumatangkilik sa ating channel, lalo po sa mga masipag mag-like. Nakatulong po ito ng malaki para yung video po natin ay na-recommend ng YouTube sa marami pa nating kababayan. Salamat po sa ating mga subscribers at welcome po sa ating mga bagong subscribers. Okay po, simulan po natin para po madali ninyong matandaan kung kailan ba kayo dapat magrehistro. Una po ay hanapin po natin kung saan kayong pasahero na bibilang. Tanungin ko muna po kayo, kayo po ba ay adult na 18 years old and above at fully vaccinated at may kahit isang booster? Para sa mga may kasamang menor de edad sa biyahe, ang bata po ba ay 12 to 17 years old at fully vaccinated? Mayroon man siyang booster o wala? O di kaya ang bata po ba ay below 12 years old, 0, 1, 2, 3 hanggang 11 years old, may bakuna man po o wala ang bata? Kung kayo po o ang inyong anak ay isa sa mga binanggit na pasahero, kayo po ay exempted sa COVID test. At dahil doon, pwede na po kayong magrehistro sa One Health Pass 48 hours bago ang inyong flight. Para simplihan lang, actually, ang ibig sabihin po niyan ay 2 days before ng inyong flight, pwede na kayong magrehistro. Okay, so yung unang klase ng pasahero na binanggit natin, mga exempted sa COVID test. Paano naman yung mga required magpakita ng COVID test sa check-in? Sino-sino po ba ang mga? Una po, kayo po ba ay adult na 18 years old and above na fully vaccinated pero walang booster? Pangalawa, kayo po ba ay adult o 18 years old and above na unvaccinated o walang bakuna o kaya ay partially vaccinated lang? Para sa mga may kasamang minor de edad sa biyahe, ang bata po ba ay 12 to 17 years old at walang bakuna? Kung isa po kayo sa mga pasaherong ito, kailangan nyo po ng COVID test sa check-in. At yun po ang ating reference kung kailan tayo magre-rehistro. Pag natanggap na po ninyo ang inyong resulta ng COVID test, pwede na po kayong magre-rehistro. Ganun lang po kadaling tandaan. Bago po natin pag-usapan paano mag-fill out ng One Health Pass, sagutin po muna natin ang lahat ng napakadalas itanong. Una po, sino ang required mag-register? Ang sagot po, lahat po ay required. Bata, sanggol, matanda, Filipino man o foreigner, may bakuna man o wala, may booster man o wala, basta lahat po. Pangalawa, simpleng bagay pero napaka-importante, ang One Health Pass po ay isang website. Ito po ay hindi isang app. Itatype lang po natin ang website sa internet browser tulad ng Google gamit ang smartphone o di kaya ay tablet o di kaya ay computer o laptop. Make sure po na alam natin ang tamang pagpunta sa website na ito para hindi po tayo ma-scam. May dalawang paraan para pumunta sa tamang website. Una, pumunta lang sa Google at i-type ang One Health Pass. Ganito po dapat ang ating makikita. Mayroong logo ng Department of Health at makikita dapat nakasulat ang website na https://www.onehealthpass.com.ph. Pangalawang paraan, pwede tayong dumiretso sa website ng One Health Pass. I-type lang ang www.onehealthpass.com.ph at dapat ang makikita ninyo ay ganito. Mukhang app lang po ito pero website po talaga ito. Mahalagang tandaan, ang One Health Pass ay libre po. Pag ang napuntahan ninyong website ay nanghihingi ng bayad, siguradong scam po yan o fake website. Ang dami pong nabibiktima nito, kaya pay attention po dito mga kabayan, ang tama po ay One Health Pass. Mali po yung mga nagsesearch ng Health Pass lang, o di kaya yung mga nagsesearch ng Philippine Health Pass. Okay, ulitin po natin, One Health Pass. Kung mahirap pa rin po ito para sa inyo, tandaan po na pwede nyo itong ipagawa sa inyong kamag-anak, anak, asawa, pamangkin, kung talagang nahihirapan po kayo. Okay, so kung nakapag-decide na kayo kung paano kayo magre-register, ay simulan na po natin. Pindutin po ang register na icon. Tulad ng binanggit natin kanina, sa mga accepted sa COVID test 48 hours o 2 days bago ang flight, pwede na pong magrehistro.
Halimbawa, May 30 ang inyong flight, bumilang ng dalawang araw bago ang May 30. So, May 29 at May 28 po yun. Kaya sa May 28, pwede na po. Yung mga hindi exempted, magre-register po tayo kapag may result na po. Okay, so ilagay ang departure at arrival date. Karamihan sa atin ay papasok ng Pilipinas via airport. Piliin kung anong airport terminal. Nakalagay po ito sa ticket natin. So kung hindi natin alam sa anumang kadahilanan ang ating terminal, pakitanong na lang po sa comment section. Ngayon, karamihan ay sasakay ng eroplano kaya aircraft passenger po tayo. Next, pag-usapan natin ang pipiliin ng kada pasahero. Unahin po natin ang mga Philippine passport holder. So, para sa mga pasaherong valid Philippine passport ang hawak, una, fully vaccinated na OFW. Piliin ang Philippine passport holder, then OFW. Sa kategory, ang ibig sabihin ng land-based ay mga OFW na nagtatrabaho sa lupa. Ang sea-based ay mga nagtatrabaho sa dagat o mga seaman. Ang huli ay mga undocumented na OFW. Sino po ito? Ito po ay mga OFW na hindi dumaan ng POEA at walang validated contract ng Polo. So mga direct hire po karaniwan. Kung fully vaccinated po kayo, piliin ang yes pag tinanong kung vaccinated against COVID-19. Next ay pipiliin kung anong klaseng vaccination card ang meron kayo. Una, piliin ang WHO ICV kung meron kayo ng WHO yellow card. Kung wala, piliin po ang national vaccine card kung kayo ay bakunado sa ibang bansa at doon nyo nakuha ang inyong vaccination certificate. Kadalasan ay ito po ang meron tayo. Halimbawa, yung Sihati o Tawakal na sa Saudi o yung USA CDC white card o yung inyong European Digital COVID Certificate at marami pang iba. Pangatlo, kung sa Pilipinas kayo na bakunahan, piliin ang VaxCert PH kung meron po kayo ng VaxCert PH. Ganito po ang itsura nun. Next, sa Philippine passport holder ay mga non-OFW. Sino po ba ang mga non-OFW? Una, mga Pilipinong turista sa ibang bansa o mga naka-long-term visa, mga dependents ng OFW, asawa, anak o magulang ng OFW, at pati po mga dual citizens kung valid ang inyong Philippine passport. Pwede niyong piliin ang Philippine passport. Ngayon, kung wala kayong Philippine passport sa mga dual citizen, dun po kayo sa non-Philippine passport holder, then gagamitin niyo po yung inyong foreign passport. Paano naman po kung kayo ay OFW o non-OFW na unvaccinated? Piliin lang po ang no kung kayo ay unvaccinated sa tanong tungkol sa bakuna. Okay, so mahalagang impormasyon, ang Filipino na walang bakuna, pinahihintulutan po kayong makauwi ng Pilipinas. May quarantine lamang po na 5 araw sa hotel. Subalit ang mga banyaga o foreigner, kabilang ang mga former Filipino, kailangan pong fully vaccinated, otherwise hindi po kayo makakapasok ng Pilipinas. Okay, next ay mga former Filipino o mga balikbayan. Piliin ang non-Philippine passport dahil gagamitin po ninyo ang inyong foreign passport. Piliin ang former Philippine national. Required po sa inyo ang bakuna dahil kayo ay foreigner. Piliin ang vaccination certificate at ang bansa kung saan kayo nabakunahan. Ganon din po ang gagawin ng inyong mga foreigner na asawa at anak. Sa huli ay piliin kung saang bansa kayo nabakunahan. Kung wala po ang bansa ninyo sa listahan, piliin po ang other country not listed. Paano po kung nabakunahan kayo sa iba't ibang bansa, alimbawa first dose nyo sa Saudi, second dose sa Pilipinas? Kahit alin po sa bansang iyon, pwede nyo pong piliin. Kayo na po ang bahala mag-decide. Ngayon ay pumunta tayo sa aktwal na pagpaparehistro. Ang unang bahagi ay personal na impormasyon. Upang magkaroon ng matagumpay na pagrerehistro, unawain po na lahat ng mga kahon kapag may pulang asterisk ay required pong lagyan ng impormasyon. Kapag pinindot na po ninyo ang submit sa dulo at may kulang kayong impormasyon, magiging pula ang teksto at makikita ninyo ang salitang required. At sa tuktok ng screen, makikita ninyo ang mensaheng ito. Values in one or more fields are invalid. Kailangan po ninyong hanapin yung mga kahon na iyon at ilagay ang required na information. Sa personal na impormasyon, kailangan ninyong ilagay ang eksaktong pangalan kung paano ito nakasulat sa inyong pasaporte. Kung wala kayong suffix, laktawan lang po ito. Ibigay ang inyong petsa ng kapanganakan. Kapag may icon ng kalendaryo, pindutin at piliin ang hinihinging petsa. Ibigay ang kasarian at civil status. Ang paglagay ng PhilHealth number ay optional lamang, subalit dahil ito ay mayroong pulang asterisk, kailangan maglagay ng kahit ano. Ilagay lang ang NA kung hindi alam o talagang wala.
ilagay ang tamang numero ng inyong valid na pasaporte. Kung travel document ang meron kayo, ilagay ang travel document number. Maaring gamitin ang numero ng kamag-anak sa Pilipinas o di kaya ay numero ng hotel kung saan kayo tutuloy. Ito ay gagamitin lang bilang emergency contact. Sa kahon ng email, huwag mag-alala kung ang lahat ay nasa malaking titik. Ito po ay wala namang problema. Ang email ay dapat valid at na-access po ninyo o nang tumutulong sa inyo sa pagre-rehistro. Sa bahagi ng residence details, maaari ninyong ibigay ang address ng tirahan kung saan kayo tutuloy o ang address ng inyong hotel kung sa hotel kayo mananatili. Pumunta po tayo sa bahagi ng travel details. Sa port of exit, ang mahalagang tatandaan, ito ay palaging bansa kung saan kayo magmumula. Ilagay po ang orihinal na bansang pagmumulan kahit may connecting flight pa kayo. Pagkatapos ay piliin ang inyong airline. Hanapin ito sa drop-down. Pwedeng gamitin ang pinakahuling airline na sasakyan papunta ng Pilipinas kung marami kayong flight. Pagkatapos ay piliin ang inyong flight number kung ito ay nasa pagpipilian. Pwede pong gamitin yung pinakahuling airline na sasakyan ninyo papunta ng Pilipinas kung marami po kayong flights. Paalala, hindi na po nababago yung flight information. Kung nagkamali kayo, magre-rehistro na lang po ng panibago. Sa seat number ay pwedeng ilagay ang NA. Para sa mga OFW, pwedeng hilingin sa inyo na ibigay ang detalye ng inyong employer. Kung kayo ay uuwi para magbakasyon, piliin ang yes. Para sa mga non-OFW o mga banyaga ninyong asawa at anak, kapag tatanungin po sila tungkol sa kanilang trabaho, ilagay lang ang tamang informasyon. Kung kayo ay fully vaccinated, sundin po ang mahakbang na ito upang ma-upload ang inyong vaccination document. Ilagay po ng tama ang informasyon na nakasulat sa inyong vaccination certificate. Ilalagay po ang petsa kung kailan na bakunahan at pagkatapos ay pipiliin ang brand ng bakuna. Ang mga nakalista po dito ay kinikilalang bakuna sa Pilipinas. Kapag hindi nakalista ang inyong bakuna, hanapin ang others. Ganun din ang gagawin para sa detalye ng inyong second dose. Kung kayo ay mayroong booster, piliin ang yes at ilagay ang impormasyon. Okay? So balikan po natin, kung kayo ay adult na 18 years old pataas at may booster, ilagay ang booster information. Ang mangyayari, hindi na kayo tatanungin tungkol sa COVID test po ninyo. Kung walang booster, piliin ang no. Take note po, example, yung mga minor na 12 to 17 years old na fully vaccinated ay exempted po sa booster at COVID test. So kung ang inyong anak ay 12 to 17, fully vaccinated, ilagay po yung information ng kanilang first at second dose. Kapag ang One Health Pass ay nanghingi ng COVID test, kahit alam ninyong exempted ang pasahero, ang i-upload po natin na document ay yung vaccination document na lang po ulit. Okay po. Paano po ba yung tamang pag-upload kung cellphone ang gamit natin? Bakit cellphone po yung aming palaging nire-recommenda pag nagre-rehistro sa One Health Pass? Personal preference lamang po ito kasi mas nadadalian kami gawin ito gamit ang cellphone kasi yung mga dokumentong kailangan nating i-upload, pwedeng picturean na lang, pwedeng screenshot, diretso upload. Pero tulad ng sinabi namin kanina, pwede rin kayong talagang gumamit ng computer o laptop kung mas okay po sa inyo yon. Ngayon, bumalik po tayo sa pag-upload ng dokumento. Pipindutin po natin ang Choose File, piliin ang camera. Ang mangyayari ay mag-a-activate ang camera at kukuhanan nyo lang po ng maayos na picture ang dokumento. Gawin po ito sa first dose at second dose at ganito rin ang gagawin po sa booster dose. Ang susunod na bahagi ay tungkol sa testing facility. Pagdating ng Pilipinas, ito ay para lang sa mga hindi vaccinated. Piliin ang inyong testing facility. Paunawa, kung kayo ay fully vaccinated, hindi nyo ito kailangan. Subalit, dahil ito po ay may pulang asterisk, kailangan po nating pumili ng isa. Huwag pong mag-alala dahil hindi naman po nating kailangan magbayad at hindi rin po nating kailangan magpa-test. Hindi po required lagyan ang mga kahon na walang pulang asterisk, pero okay lang din po kung lalagyan natin. Ngayon, tatanungin din po tayo kung tayo ba ay na-expose sa COVID. Piliin ang alinman sa yes or no. Pagkatapos ay tatanungin din tayo kung nagkasakit ba tayo sa nakalipas na 30 araw at mayroong listahan ng mga sintomas na kailangan nating pindutin para malagyan ng check. Lastly, lalagyan ng check ang kahon kung mayroon kayong alinman sa mga karamdaman o komorbididad na ito.
Pagkatapos ay kailangan po nating basahin yung mahabang data privacy at affidavit of undertaking. Sa bandang huli ay lagyan ng check yung kahon na to upang mapatunayan po na tama ang lahat ng impormasyong ibinigay natin. Narito ang isang tip kung hindi ninyo mabasa ng maayos yung captcha. Maaari nyong i-click ulit yung kahon para magbago yung captcha. Pindot-pindutin lang po hanggang yung captcha ay nababasa na natin ng maayos. Pagkatapos ay ilagay po ang captcha na yon at pindutin ang submit. Sa huli ay magkakaroon tayo ng barcode na tulad nito. Kailangan po natin itong screenshot. Ang barcode po na ito ay valid at pwedeng gamitin sa check-in. May email din po na ipapadala sa inyo. Kung hindi po ninyo natanggap yung email, kailangan nyo pong tignan ang inyong spam folder o di kaya yung promotion folder tulad nung nangyari sa aking registrasyon. Tandaan po, ang QR code po ay para lang sa express lane. Kung barcode lang ang meron kayo ay okay lang po at tatanggapin pa rin po yan. Ang hindi po okay ay yung totally hindi kayo nagrehistro dahil no one health pass, no boarding po yung mga eroplano dahil ito ay utos ng Pilipinas. Ulitin po natin, kahit barcode lang ang meron kayo, wala pong problema. Tatanggapin po ito ng mga airlines. Maraming salamat po sa ating mga channel members. Ang video pong ito ay naging posible dahil sa inyong suporta. At syempre, maraming salamat po sa lahat sa inyo na nanonood ng video ito ngayon. Lalo na po sa mga pumindot ng like button. Mabuhay po kayo. Hiling po namin ang inyong matiwasay na paglalakbay. Kung ang video po na ito ay naging kapakipakinabang sa inyo, maaari pong mag-like, mag-subscribe at mag-comment po sa ating video. Mag-subscribe po sa aming channel para mas marami po yung video na tulad nito ang inyo pong mapapanood. Magkita po tayo muli sa susunod na update. God bless you po.